doon lang yung tina-travel, ito sumasama. Ayun, magandang araw sa ating lahat. bali yung video natin ngayon, EX200. Ang operator's complaint, yung complaint ng operator, ano eh? Yung complaint ng operator, mahina daw yung travel. Tapos ayaw mag-steering left and right. So sa video to ipapakita natin ng kung paano ito troubleshoot para malaman kung saan yung may problema. Bale so again, yung palagi nating sinasabi, yung mga video natin ay malaking tulong para sa mga beginners or sa mga nagsisimula pa lang, yung mga nagdi-DIY na mga owners, tapos yung mga ano, mga helper na gustong maging mechanic, yung mga baguhan talaga sa hydraulics repair. So malaking tulong ito sa kanila dahil magkakaroon sila ng reference para maging magkaroon ng idea, maging guide nila sa pagre-repair. So ayun, so akyatin natin yung bako. Troubleshoot muna natin, papakita natin kung ano yung possible problem, kung bakit ayaw mag-steering. Okay, tara. Ayun mga ka-hydraulics, pansinin niyo ito. Ito yung paraan ko para malaman kung ano yung pinagmumula ng problema. So ayun, napansin niyo yung kaliwa, sumasama. Bale yung pinapagana natin yung kanan lang. Pero bakit sumasama yung isa? Bale yung sinasabli natin yung kanan lang eh. Yung kanan lang. So dapat naka-hold lang yung kaliwa. Hindi dapat sasama yung ikot. Ayan, sumasama siya, na o-observe nyo ba? Kikita nyo ba yan? Sumasama siya ng bahagya. Yung kanan lang yung pinapagana ng operator. Sumasama yung kaliwa. Ayun, so sa mga master, alam na nila yan pagka ganun. Yung ginawa natin ay isang paraan para malaman kung alin yung pinag-problema. Ayun, alam nyo ba yung part na yan, part na to? So ito yung tinatawag nilang center joint, or sa ibang brand ang tawag nila is swivel joint. So yan yung nagko-connect ng anim na hose papunta doon sa travel motor. Apat yan. Reverse, dalawang reverse, dalawang forward, tapos isang return at isang high speed at low speed. Ayun, so baba tayo dito. So yun yung ipapababa natin sa mga kasamahan natin. Dahil isa rin sa nakikita nating sintomas or sign na yun yung problema, yung may mga tagas-tagas dito sa paligid niya. So, ibig sabihin, siya talaga yung suspect natin. Anyway, guys, pagka ganong mahina mag-travel, tapos halos walang steering, tapos una-una nyo munang gagawin, ipa-operate nyo muna yung upper part function. Halimbawa, ipadakot mo muna, bomb up, bomb down, arm out, arm in, tapos bucket in, bucket out, swing. Kapag ka lahat ng nabanggit ko ay maganda yung kilos, ay 100% sure tayo na doon lang tayo sa swivel joint or center joint. Ayan. So kung meron tayong yung binababa na nila. So dito dapat kung meron tayong dalang pressure gauge, pwede natin salpakan ng pressure gauge yan para makita natin kung may lumulusot bang pressure sa ibang rota. Ayun, dahil naparaan lang tayo dito, wala tayong dalang pressure. So ayun na nga, naibaba na natin. Kinatlang natin yung medyo, ayun, napansin mo. Medyo malambot na lang. Actually, kapag ang normal niyan ay matigas, hindi mo mapipihit ng kamay lang. Dahil masikip dapat yan. So ayun, may mga partition yan dyan. Tapos makikita nyo mamaya na may mga partition yan dyan at mayroon mga cell kits. Kasi ayan,
kung iintindihin nyo yung sistema ng swivel joint or center joint, lahat ng pressure dyan dumadaan na papuntang travel motor. So kapag ka may singaw dyan or nag-iiba ng rota or nagsasalubong ng pressure, kaya humihina yung travel natin. Kaya wag kaagad natin huhusgahan na travel motor kaagad yung may problema. Ito muna yung check natin. Kasi lahat ng pressure dyan dumadaan. Eh minsan lumulusot sa iba eh. Lumulusot sa return, lumulusot dun sa high end. Ayan, so tinatanggal na nga natin yung bandang baba ng center joint. Ayan, makikita mo dyan, meron dyang sir clip. Lock lang yon. Kapag ka tinanggal ito, may tutulak mo na yan palabas pa kanan. So, ayan, dapat meron tayong panundot. Meron din tayong tugas na sir clip remover. So, special portion. So, kailangan din malinis yung pagtatrabaho. Hugasan ng maigi bago ibalik. So, kung intindihin natin, kaya yung iba, minsan sa mga baguhan, nagtataka sila kung bakit daw hindi nabubuhol yung hose. Paano daw nangyayari yan na yung excavator ay umiikot ng 360 degrees. Ay yung konting palo lang para, ayun, ang lambot, diba? Ang lambot. So, isang sign na yan na talagang wasak na yung, ayun. O, ayan, o, basag-basag na yung pangalawang kulay blue. Yung pangatlo, wala na, ubos na talaga. Itong pangalawa lang yung, sira. Tapos, halos lahat. Itong unahan lang yung sira. Yung hindi pa sira. Pero yung pangalawa, yung pangatlo, wala na talaga, durog na. Pangapat, panglima. Actually, pito yan. Itong partition yan dyan. So, ayan, kapag ka nagtagusan na yung pressure sa mga partition na yan, bali doon tayo magkakaproblema. Hindi na solid yung pressure na magsusupply doon sa travel motor natin. Ayan. Ayan, so meron, dapat meron tayong prying tools. Panikmat na yan. Sa Lazada, mura lang yun. Yung bili ko niyan, 120 pesos lang siguro. Apat na piraso na, may diretso, may pa, 90 degrees, meron 45 degrees. Ayan, so meron na tayong pambalik dito na naanda. Tawag dito is center joint cell kit. Sa lahat ng model, meron yan. Naka-ready na yan, lahat. Set na yan. So, after mahugasan, hugasan na natin yung housing ng center joint. Sasalpak na natin ngayon yung lahat ng kulay blue. Pero, ihuhuli natin yung kulay blue. Ayan. So, mas ideal kung yung gagawa nito ay maliit yung kamay. Iba? Kasi kakasya lang yung kamay niya doon. Eh, pagka malaki, kung isa kong kasama na hirap. Buti na lang may kasama kaming maliit-liit na konti yung kamay. Ayan. Kaya nasalpak na natin halos lahat. Meron tayong apat na peraso pang-lip na yun. Tutukotin lang yun. Kaya pag malaki talaga yung kamay mo, magkakapit yan. Hindi mo kasi pwedeng gamitan ng tools yan kasi masusugat. Eh, bago yan. Ayan guys, so nakaset up na. Chinik natin yung bushing. Maayos pa naman. Dahil minsan, pag maluwag na yung bushing, kaya malakot na yun sa sila. Ayan, dahil wala tayo sa shop, inuumbag lang natin. Ayan. Inuumbag lang natin. Hindi, pakilingkilingan yung pagbayo. Dahil para yung proper tool talaga na gagawin niya. Kung nasa shop tayo, ay ipapawag. Oh, answer clip ba? Hindi ko masyap pa. Kung wala naman, pwede na yung jackan lang yan. Basta ay press lang siya ng gahan-gahan. Since nasa ano tayo, nasa site, kaya naman na ganun style lang. Isusumbag mo lang. Ayan na nga, so kakabit na natin. So ayan guys, kailangan talian yan pa punta sa taas dahil medyo may kabigatan din yan bago natin naisalpak yung mga hose. Kailangan muna natin i-secure, may kabit yung apat na tornelyo, apat na bolt sa ilalim. Tapos saka natin may kakabit na yung anim na hose. Bali anim na hose sa ilalim yan, anim na hose sa ibabaw. Yung may apat na malalaki at sobra sa PC body. Isang 1/2 yung size at isang 1/4. Yung 1/4 yung pinakamaliit. Yun yung pang high and low rabbit turtle. Tapos yun yung
yung 1/2 yun yung return. So tandaan nyo guys, dapat hindi magkapalit-palit yung ano kasi magbabago yung direction natin. So yun na guys, naikabit na natin yung center joint. So almost done na tayo. Nakapagdagdag na rin tayo ng oil dahil pagka nagtanggal ka nun ay magbabawas talaga. So testing na natin ngayon. Ayun, nakasampa na ngayong operator natin. Testing natin si yung travel niya kung mabilis na ba o malakas na ba, kapag-steer na ba. Pero medyo maano to dito, malambot yung lupa dahil nasa quarry site tayo. Kaya hindi siya makakapag-steering talaga ng maayos diyan at bangin na yung sa kabila. Bangin din dito sa kabila. So testing na natin guys. Bilis. Yun, so ang bilis na, no? Ayun, kanina, no? Kahit na konting bato lang, hindi yan umaabante. Tapos tingin natin, lagyan natin ng medyo putik-putik dyan sa unahan. Mababarahan lang ng kaunti. Kasi dati, kaunting medyo malambot lang, hindi na umaabante. Ayan, nakaya natin. Kaya natin para matesting. So ibang-iba na sa galaw niya kanina. Yan, dire-diretso lang. Bilis niya na rin. Itong bako nga pala naka-convert na rin yan. Naka-conversion kit na rin yan. Tugod daw. Ayun, so ganda na. Ganda, steering natin. Galaw-galawin natin yung steering kung sumasama pa yung isang parte. So ayun, naka-hold na yung isa. Kapag kayong kanan, kaliwa, naka-hold yung isa. Ayun, so ayos na. Lakas na ng steering niya. Ayun, so ang dali lang trabaho yan, ang bilis lang. So nasa 3 hours lang siguro kabuuan ng trabaho. So hanggang dito na lang yung video natin. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, don't forget to share and like. Okay, God bless.